Good morning, guys. Welcome sa una kong vlog. Ito nga pala yung aking channel. Kagawa ko lang nito. It's Make My Day Vlog or MYDV. And ang pag-uusapan natin ngayon sa una kong vlog, Pilipino talaga. F and P and F. Lagi nakakalimutan. Well, ang una natin pag-uusapan ngayong araw na to sa vlog ko, eh, kagaya nga nung nasa title, Converge. Ito yung bagong, hindi naman bago, well, last year pa actually to, or maybe 2017 pa nung nag-start sila dito sa Pilipinas, and limited pa lang yung mga areas na meron ng Converge. And in my case, nagkaroon ako ng Converge last June 2018. And hanggang ngayon, naka-converge pa rin ako. But before that, bago mag-converge, ang gamit ko noon dati, PLDT kami dito. Kami ng pinsan ko. PLDT kami, DSL. And then, nung nagkaroon na ng converge, nag-switch kami. And ngayon, malalaman natin kung ano bang advantages ng pagkakaroon ng converge at kung magkano yung monthly na binabayaran namin sa converge. Lahat yan. Ipapaalam ko sa inyo para magkaroon kayo na idea. Tingnan natin. So guys, ito ngayon, itatry natin yung internet speed. Kung gaano ba kabilis ang nire-render ni Converge dito sa area namin. Yung speed niya, magdi-depend actually, well, hindi ko alam sa ibang lugar kung ganito rin ba ang speed na nakukuha nila. Pero dito sa amin ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kabilis ang rendering speed ni Converge in terms of download and upload. So tingnan natin, ginagamit kong pantest ng internet itong speedtest.net. So check natin, hanapin lang natin yung server nila o yung mismong Converge, yung network. Dito tayo sa Converge ICT Pasig. Tingnan natin. So i-click ko na tong go. Tingnan natin kung gaano kabilis yung nire-render ni Converge. Ayan. Ayan siya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang speed. So, download speed, bumagsak siya ng 25.47 Mbps. Ang ping ay just ping 1 lang. Tingnan natin ngayon yung upload, kung gaano kabilis yung upload speed ni Converge. So, pagdating naman sa upload speed, itong test natin ngayong... So, mabalik nga tayo. Upload speed niya, bumagsak ng 92 Mbps. Check natin ulit para sigurado. I-run ko ulit yung speed test. Tingnan natin ulit kung parehas ang results. Okay, yung plan ko pala dito sa Converge, 25 Mbps. 1,500 every month ang binabayaran namin sa Converge. So, tingnan natin. So, ngayon sa second run, 25.42. Tingnan natin yung upload. Ayan, tingnan natin. Okay, upload speed mas tumaas kaysa kanina. Ngayon 24.13 ang upload speed. So, sabi ko nga sa inyo, depende yan sa area siguro na kung nasaan kayo. Pero dito sa area namin, yun ang mga values. Yun ang mga naglalarong digits ngayon pagdating sa download tsaka upload speed. Tapos, pag-usapan naman natin kung ano yung mga naging experience ko from June until today, until now, 2019 ng March. So yun nga guys, napakita ko sa inyo kung gaano kabilis yung Converge dito sa area namin. Yung plan ko, 25 Mbps, 1,500 naman. Tapos yun nga, 25.42 yung huling test natin sa download. Tapos pagdating naman sa upload, 24.13. Just ang bilis talaga kasi nung nasa PLDT kami, yung plan namin ay 5 Mbps, pero hindi pa yata minsan umaabot ng 5. Kaya yun, pinakat na namin yung PLDT namin nung nalaman namin na meron na palang Converge dito sa area namin.
So, nagpakabit kami. Meron nga lang installation fee na pwede mo na maisama sa bill mo. Babayaran mo siya every month ng 500 for 5 months. So, magkano yun? 2,500 na installation fee o na pwede mo isama sa bill. Babayaran mo 5 months. Kakatapos lang namin nung nakaraan. Nakaraan po niya. Hindi ko sure. Basta ngayon, 1,500 na lang yung bill namin. So, mababa na siya. Well, wala nga lang telephone itong Converge kumpara sa PLDT. Pero, sino ba naman kailangan telephone sa mga panahon na to? Siguro yung mga taong bahay na lang talaga na may business nila sa bahay nila, na kailangan nila ng landline. Pero sa mga tao natin kagaya ngayon na lagi nasa labas, may work sa labas, well, makukonta ka lang sa cellphone mo, hindi na siguro ano mahalaga sa atin yung landline. Kasi nga, parang basic or primary communication means natin yan, cellphones na, minsan yan, hindi na nakapag-text, internet na lang tayo, messenger na lang, Twitter na lang, o kaya gagawa ng IM. Yun na lang usually ang mode of communication, minsan yan, hindi na nakapag-text kasi nga, parang puro data na ginagamit natin sa mga panahon na to. Kaya nga, ito, siguro, ito talaga ang best option to go to pagdating sa, alam mo yun, sa communication, yung internet. Malaking bagay talaga na nagkaroon ng internet. Mas lalo pa ngayon na nagkaroon na ng panibagong player dito sa bansa natin. Bukod sa PLDT, sa Globe, sa Smart, kung anumang cellular network ang meron tayo na nagpo-provide ng data, itong Converge, talagang pinapata nila. So guys, ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga nag-experience ko sa Converge simula nung nagsimula ako ng June. So far, wala pa namang major issue na nangyari. Maliban dun sa meron sila kagaya ng PLDT tsaka Smart tsaka Globe, nagkakaroon din sila minsan ng mga outages. Pero unlike PLDT na tumatagal ng mga ilang days na nawawalan ka ng internet, itong si Converge, siguro matagal na yung isang buong araw sa kanila na mawawalan sila ng service. Ang napansin ko lang na isang medyo inconvenience sa Converge pagdating sa customer service. Not with the service itself, pero sa customer service nila. Sa PLDT, makakatawag ka sa kanila, although may wait time. Pero sa Converge, nagtry akong tumawag minsan. Inabot siguro ako ng mga 20 to 30 minutes bago makakausap ng live agent. Pero ang gusto ko naman sa customer service nila, kahit alam mo yon na frustrated ka na, composed pa rin sila. Kumbaga, may empathy doon, may empathy statement sila na alam mo yon na bibigay sa'yo, na alam nila na inconvenience mo, tapos may assurance. Isa yun sa ways na makukontak mo sila, yung sa hotline nila. Pero may mas madaling paraan. Ang mas madaling paraan na para makontak sila, is either email them, sumasagot sila sa email, verify naman sila within the day. Second is, meron silang Facebook page, yung Converge ICT. Pwede kang mag-chat doon, meron silang chatbot. Tapos, doon din, madali mo rin ma-re-raise yung issue mo, gagawa ka nila ng ticket. So, pag nagawa nila ng ticket mo, pwede mo i-follow up kung talaga malala yung problema. And so far, yung sa service, pagdating sa service, maganda talaga yung service ni Converge. Hindi naman sa sinisira ako yung PLDT, pero based dito sa experience ko from the time na nagkaroon ako ng Converge hanggang ngayon, ang ayos talaga ng servisyo na natatanggap ko. Ang bilis ko nakakapag-download ng movies, ng games sa PC, yung rendering niya sa YouTube, ang bilis, lalo kahit HD, kahit 4K pa yung resolution yan. Yakang-yaka. Nauuna pa nga lagi yung buffer bar niya. Yung loading bar. Ganun kabilis si Converge. Bantay-bantayin nyo lang kung sa error nyo wala pang Converge. Punta lang kayo sa website ni Converge. Teka, tingnan ko kung ano yung website nila. Hindi ko kasi sa ulado eh. Check out natin. Kasi dati, nung wala pang Converge dito, binivisit ko lagi yung website nila para makapag-check kung meron na bang availability sa area namin. Pakita ko sa inyo yung website. Mag-browse through tayo.
So guys, andito nga tayo ngayon sa website ng Converge. Yung kanilang website, ang address ay www.convergeict.com/fiber-x. And then sa website, makikita mo yung dito sa upper right. Kung ano makikita nyo, inalapit ko yung camera. Ayan, dito sa may upper right, may nakalagay apply now. And then, nandito rin yung hotline nila if ever you want to give them a call. Kung ayaw nyo mag-check sa website. So sa website, nandito yung mga, sa tabs, nandito yung mga about us, fiber for home, fiber for, I guess, small business yata itong SME nila. And then, fiber for corporate, wholesale, add-ons, tools, promos, fiberscape support. So, dito ko rin mag-check kung merong available service sa area nyo. Punta ka lang sa apply now. Ayan. Pwede ka mag-apply directly. Or, pwede mo i-check yung application mo. Try natin itong puntaan itong apply now. Tignan natin kung ano mangyayari. Ayan, may options. Pipiliin ka niya kung either residential, commercial, or SME, referral, and then sales partners. Sabi dyan, what kind of service do you need? Ito sa residential, punta tayo. Kaya mag-fill up ka ng mga items dito. And then, tingnan natin kung makaka-push through tayo sa next. Well, nahingi siya. Try lang natin mag-imbento ng pangalan. First name, John. Try natin, Malkovich, artista. John Malkovich. At Gmail. Hindi ko lang alam kung mag-check siya ng... Okay, 09. Okay. Plus 639207654321. Oh, sabi niya the contact number field must be numeric and exactly contain 11 digits. Okay, so hindi na siguro kailangan yung country code natin na 63. Pasensya na, medyo shaky yung video, naka-tripod lang kasi ito. GoPro kasi yung gamit ko. Nakapa kasi akong pang vlog na camera. Ayan, napipiliin ka ngayon ng province. So, tingnan natin NCR. Well, actually, meron ng mga services sa Bicol. Calabar Zone, hindi ko lang sure kung talagang operation. Pero alam ko sa Central Luzon kasi base sila sa Subic eh. So, malamang meron dyan. Pero try natin ang NCR, Metro Manila, Municipality. Try natin ang... Mandaluyong. Are you in a gated subdivision? Okay, yes. Not a robot. May captcha pa dito. Tingnan lang natin. Ito na lang sa area namin siguro. Tagamuntinlupa ako eh. So, Manuel Quezon. Avenue. Imbento tayo ng number. 1, 2, 3. Yan natin. Ayan. Lalabas naman kung merong error. Kunwari, lalabas dyan kung wala pang service sa area nyo. Kasi nagawa nga lang tayo ng ano, ng sample. Pero, pwede nyong i-try ito, itong page na to sa Converge, yung apply now, para malaman kung pasok ba yung area nyo sa services nila. Okay, para lang matry out. So yan guys, napakita ko na sa inyo yung site, yung website na Converge, kung saan pwede kayong mag-check ng service availability sa area nyo. And ayun. Ang gagawin nyo lang, i-check nyo lang kung meron ng available service area. Kung wala, hintay-hintay lang tayo kasi sabi nga namin nila, dadali din na ginhawa. Well, I guess expanding talaga ngayon si Converge kasi dito sa area namin, pausog sila ng pausog pa south.
from Muntinlupa, they're going down to Laguna, sana maabot lahat ng service. Sa Manila, meron ng mga services din doon. So, sa mga nagtatanong kung stable ba, mas safe bang lumipat sa Converge, at iwanan ng yung ibang network providers, well, sa akin na, sa opinion ko, base nga sa experience ko sa Converge, eh talagang, kung may Converge area nyo, samantalahin nyo na. Kumuha na kayo ng Converge. Maniwala kayo, hindi kayo magsisisi. Talagang magandang service na binibigay nila. I guess hindi pa yata ito yung tinatawag nilang third telco, or ewan ko, yung mga haka-haka natin na magkakamdaman ng third telco. Pero hindi pa ito yun, iba pa ito kasi merely internet service na pinoprovide nila, wala silang telephone. So talagang fiber services ang ino-offer ni Converge. And isa pa palang gusto ko sa Converge, nagsisend din sila ng text messages. Kunwari, may outage na schedule. Ini-inform ka nila ahead, alam mo yun, para at least hindi ka magugulat na lang at ba't walang internet habang naglalaro ka o nanonood ka ng videos o nag-streaming ka, bigla na putol. So nagbibigay sila ng warning messages at sinasabi nila kung ano yung status. At sabi ko nga, pinakamatagal na experience ko na outage dito sa Converge since June, one day lang. After nun, the following day, bumalik ka sa normal lahat. So, ayun nga guys, ito na siguro ang end ng video ko. Maraming salamat sa pag-watch ng video regarding sa Converge, experience ko dito sa Converge ICT. And huwag niyo kalimutan to hit that subscribe button, or if nagustuhan yung video, paki-like na lang and share. And yung notification bell, i-turn on nyo para makasip kayo ng mga notifications pag meron ako mga bagong videos. And subscribe. Ito ulit ang Make Your Day Vlog. And this is Josh signing off. See ya.